Eh, what's up mga sir? Welcome back sa ating mga balitang basketball. Maliban sa Golden State mga sir, ay interesado nga itong Denver Nuggets kay Austin Rivers. Ito mismo ay nanggaling kay Mike Singer ng The Denver Post. At maliban nga din kay Rivers, interesado din itong Denver Nuggets sa mga veterano katulad ni Troy Daniels at Gerald Green. Dahil nga sa pagdating ni Aaron Gordon at JaVale McGee, ay nawalan nga din sila ng mga iilang manlalaro katulad ng kanilang guard na si Gary Harris at ang kanilang rookie na si RJ Hampton. At dahil nga dyan, naghahanap itong Denver Nuggets sa mga available na guards ngayon sa liga. Si Austin Rivers ay 28 years old na at nag-a-average ng 7 points per game, 2 rebounds per game at 2 assists per game. At nung winave nga siya ng OKC, usap-usapan na pipirma nga siya sa Milwaukee Bucks. Pero kinuha ng Milwaukee Bucks itong si Jeff Teague kaysa sa kanya. Samantala sa ibang balita, Tyrese Haliburton, ang rookie ng Sacramento Kings, akala niya nga raw sa mismong draft night ay kukunin nga siya ng Golden State bilang kanilang second overall pick. Yes mga sir, ito nga ay kanyang sinabi kay Sam Amick ng The Athletic na akala niya nga siya nga ay mapupunta sa Golden State. Sa mismong draft night, akala ni Tyrese Haliburton na siya nga ay mapipili sa number 2, number 4 or number 6. Pero siya nga ay nalaglag sa 12th pick mga sir kung saan pinili nga siya ng Sacramento Kings. At hindi mo akalain mga sir na parang naihahambing nga ang laruan ni Haliburton kay Stephen Curry, kung saan may sinabi nga din ito pagdating sa pagdala ng bola at di makakailang matinik din sa 3-point line. Pero mga sir, para sa Golden State ay wala pa rin papalit kay Klay Thompson bilang kanilang shooting guard. At kaya naman pinili ng Golden State itong si James Wiseman dahil ang lubos na kanilang kinakailangan ay isang center talaga o isang big man. Sa ngayon nga, nag-a-average si Haliburton ng 13 points per game, 5 assists per game at 3 rebounds per game. Samantalang may 41% sa 3-point line at isa sa mga kandidato para manalo sa Rookie of the Year. Samantala sa ating uling balita, ang laban ng Minnesota Timberwolves at Brooklyn Nets ay kinansela muna. Ito nga ay nanggaling mismo kay Shams ng The Athletic at kay Adrian Wojnarowski ng ESPN. At ayon sa balita, kinansela ang laban ng Brooklyn Nets sa Minnesota dahil nga nagkaroon ng police shooting doon sa Minneapolis na nagresulta nga sa pagkamatay ng isang black man na si Dante Wright. At maliban sa NBA, kinansela din ang laban o laro ng Major League Baseball. Samantalang itong si Kyrie Irving at Karl Anthony Towns na hindi nga muna magpa-participate sa kanilang laban sa ngayon dahil sa mga personal reason ay hindi pa rin nga malinaw kung sila nga ay babalik na o makakapaglaro na sa Martes. At yun lang muna mga sir ang ating mga balitang basketball. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Joseph Charles Vargas at kay Kent Nibo de la Mede. And as always mga sir, maraming salamat sa panunod.